What's up guys? So since tapos na tayo sa liquidity behind the market, market liquidity, now we're going to the last part of liquidity, which is called buy side and sell side liquidity. So now, I know majority of you guys are, you know, are aware of ICT's mentoring program, and ito yung kadalasan yung nakikita sa mga videos niya or sa mga mentoring class niya, which is lagi niya naka-take note ang buy side and sell side liquidity. So now let's try to go to ICT Twitter account. Okay, so there you go. So now, I don't know, hindi ko na kasi siya tinitingnan, hindi na kasi ako nagpupunta dito sa YouTube at Twitter page ni ICT, but yeah, I think makakita tayo niyan. Okay. There you go, this is a good example. Okay, so there you go. Makikita nyo, may naka-take note siya as a liquidity. Sell side, liquidity, sell side, sell side, sell side, buy side, buy side, buy side, buy side, buy side. Okay, may ganon. Okay, so now I'm going to teach you kung paano magbasa, kung paano alaman, kung paano matutunan ang buy side and sell side liquidity. So we have two sides of liquidity, which is buy side liquidity. Okay, and then the sell side liquidity. Okay, ito pong dalawang bagay na to is ito yung magagamit nyo throughout your trading journey. So isa to sa mga hindi nyo po pwedeng isa sa mga hindi nyo po pwedeng maiwan as a learning and developing student of ICT, which is the buy side and sell side liquidity. Dadalhin nyo to kahit saan, kahit sa dulo-dulo ng trading ninyo, magagamit nyo to. And guess what, ito talaga ang pinaka key pointers when it comes to trading on ICT concept, okay, or smart money concept ni ICT. Okay, so buy side, sell side, buy side, sell side. So now, ito ay nag-originate sa sinasabi ni ICT na displacement. Okay? Walang pinagkaiba to sa displacement, liquidity, and then tawag dito, yung purge na yon. Okay? Walang pinagkaiba yung tatlo na yan. So again, parehas lang po, huwag kayong malilito. Baka kasi mamaya may ibang tao nagsasabi difference ang concepts nila. No, isa lang yon. Okay? Isa lang yon. So again, ulitin ko, ang liquidity and then liquidity, yung mga purge na yan, and then displacement highs and lows, iisa lang po yon. Okay, and guess what, magta-transition lang kayo, papalitan nyo lang yung pangalan into buy side and sell side liquidity. Iisa lang yon, lahat kayo magpo-fall under buy side and sell side liquidity pa rin by the end of the day. Okay, so there you go. Now, paano malaman ang buy side and sell side liquidity? From the word sell side, okay, from the word sell side, dun nangyayari yung mga selling position or selling pressure ng market. So, ibig sabihin, kapag ka, let's say for example, ito, yan, ganyan ang market, and then ganito. So, now, makikita mo na, ito, yung nasa ilalim, okay, ulitin ko ha, lahat ng nasa ilalim is sell side po yan, okay? Sell side liquidity. Liquidity. Okay? So, ngayon pa lang guys, I want you to change, okay? Palitan nyo po yung inyong mga format ng trendline ninyo. Ito po siya. Punta lang kayo dito sa trendline. Lagay kayo ng line. Okay? Ganyan. So, now, para mas straighten up yan, di ba kasi nakabalik po yan. Minsan, hindi kayo pantay, hindi pa pantay, mahirap ipantay. So, click nyo lang po yung shift. Pusa po siyang nagpapantay pag sinishift nyo. Okay? So, there you go. So, now, once na nakukuha na kayo nito, then pwede nyo po siyang i-add as template. To, and pwede nyo po siyang pangalanan ng buy side and sell side para mas madali ang kayo maglagay niyan. Okay? So, in my case, lalagay lang ako ng ganyan. There you go. And now, punta lang ako dito sa tatlong boxes na to. And now, sell side liquidity. There you go. Okay? And now, syempre, ang buy side ay nasa taas. There you go. And there you go. Okay? So, now, you have two sides of the market. And now, dati, tawag dito is displacement high and displacement low. Okay? There you go. Now, let's try. Okay? Sir Kim, ba't mo ba pinangalanan ng sell side? Nandito po ang selling pressure. Naintindihan? Nandito ang selling pressure. Dito nyo malalaman kung tapos na ang buying session kapag nasa sell side na tayo. Pag napunta na tayo sa sell side, or majority ng trend natin ay nasa sell side na. Same exact thing with buy side. Kapag binasag yan, ay nag-open na tayo multiple times above that buy side, then guess what? Lahat ng market, lahat ng mangyayaring market somewhere around this one will be bullish, and majority will be bias of buying position. Naiintindihan? Majority of bias is buying position.
Naiintindihan? So, ganun siya. Okay? So, dito is majority bias or buys. Sa baba, majority ay sells. Okay? So, that's why we call that one as a sell side liquidity. Sell slide liquidity. Ulitin ko. Sell slide. Slide, ah, as in nag-slide liquidity. Paano yun? Eh, di ba tinuro ko na sa inyo to? Slide. Mag-i-slide pababa ang presyo throughout the liquidity. And now, this is your buy slide liquidity. Pero syempre, straight yan. Hindi yan nakaganto. Pero guess what, binibigyan ko kayo ng mas magandang view when it comes to smart money concept and finding the right sell side liquidity and buy side liquidity and of course, liquidity. Kasi majority of the people don't even know how liquidity works. Pero guess what, ito siya. Para mas madali sa inyo, ganyanan nyo kasi. Okay? Majority kasi sa iba, ganyan. Nakalagay sa ganyan. So now, nandito na ang presyo, hindi pa rin nila alam ang nangyayari. Pero kung meron kang ganyan, and ang price mo is nandito na, then alam mo na tinatahak niya na lahat to. And now, hindi ka madidelay. Kasi nga, baka isipin mo, nandito pa yon. Okay? So, yun lang. So I hope naiintindihan nyo to when it comes to buy side and sell side liquidity operation. There you go. So now, let's go back here. So, Sir Kim, how about the buy side and sell side liquidity? Anong meron dito? So, ang market, I want you to take note lagi ang highs and lows ng market. Okay? Gusto ko lagi iti-take note nyo ang highs and lows ng market. Okay? Highs and lows ng market. It depends, ha? It depends po kung anong session kayo nagte-trade. Di ba? May assignment ako sa inyo. Di ba? So, kung napanood nyo man, kung napanood nyo na yung sinabi ko sa inyo na panoorin ninyo, which is ito, lahat to, diba? Number one, di nyo naman na kailangan ito masyado pagpokusan, pero guess what? Dito kayo magte-trade. And now, yung two is the session break. Kung saan napag-usapan natin kung anong mga session, ano-ano yung differential ng mga bawat session. So, gusto ko nalaman nyo na and nasagot nyo na dapat yung tanong ko doon para dito. Okay? So, now, tuloy nga nasabi ko sa inyo, it depends kung anong session ang iyong tinitignan. Siyempre, kung Asia session, siyempre, dapat sa Asia session ka maglagay ng buy side and sell side. Kung London, edi sa London ka. Kung New York, edi New York mo ilagay. Okay? So, ganun yun. Para mas makita mo. Hindi naman po pwede yung, let's say for example, nandito na tayo sa ano, let's say for example, Monday ngayon. Nandito tayo sa Monday. London session na po ngayon. And then, ang titignan mo is yung dati pang London session dito. E, tapos na yan eh. Tapos na po ito. Okay? Tapos na yan. So now, gusto ko tignan mo yung present. Okay? And now, kung ano yung mga nasa vicinity on that side. Kung ano majority ng market on that side. Okay? There you go. Okay? So now, let's go back here. So now, Sir Kim, ano po bang ginagawa ng market when it comes to buy side and sell side liquidity? Diba? Ayan. Okay? So now, alamin nyo muna kung anong nangyayari dito sa sides na to. So now, papakita ko sa inyo kung paano. Okay? So let's try to take a look. Let's go to some forex pairs. Okay? So let's say for example, EURUSD. There you go. EURUSD. Yep. There you go. So now, let's go to the 1-minute chart or 5-minute chart ng EURUSD. And now, let's go find a good setup ngayon. Okay, ngayon. Sige, ngayon. Okay, ngayon. So, it's a London session ng EURUSD. So, now, let's go to lower time frame of this one. So, now, opening ng market is 2. Tama? Sinabi ko sa inyo, 2. Pero, pwede pa lang 1. Pwede na kayo mag-check ng charts ninyo. 1 p.m. Okay? So, again, kailangan naka-New York kayo. Okay? So, now, tingnan nyo maigi. You have a sell side right around here. Pwede mo siyang pangalanan ng sell side. There you go. So, now let's see you sa summary place. There you go. We have a sell side here. And then, we have buy side here. Prior sa London session. So, there you go. You have buy side and sell side somewhere around here. Okay? So, now,
tatanungin mo yung sarili mo, ano yung mauuna? Okay, ano sa dalawa? Ano yung dalawang mauuna dito sa side na to? Okay, it's either buy side ba? Or sell side ba? So kung sell side ang nauna, then definitely majority of the market will move to the sell side market. Or possible magda-downside ang market. Naiintindihan? Kung buy side naman ang inuna, then definitely the market will tend to go up within these buy sides. Okay, so yun yon. Okay, yan. So now next will be somewhere around in these zones will be the liquidity. There you go. And possible right here. That will be your sell side liquidity. Okay, or these lows right around here. Ito naman po ay opening to ng market. Ito yung opening and closing ng market. So that's why mayroon tayong mahabang week dyan. Pero yeah, we will going to take to tackle that one on the next mentoring program. Kasi nga, hindi natin po pwede lahat itackle sa isang video lang. Baka mamaya, ma-overwhelm kayo. Okay, so for now, ito lang muna. Okay, so now, let's take a look. There you go. Sell side taken. So possible, maghahanap tayo ng entry to the downside for this one. There you go. That's a good fair body gap on that zone. And there you go. So take a look. Fair body gap right around here. Highly respected that 50% zone of that fair body gap. So kung maglalagay kayo ng Fibonacci, that's a 50% zone. And there you go. Ano sabi ko kanina? Sell side will be majority taken. Gets? There you go. And now, we went below on this sell side. Right here. There you go. Okay? So, in this case, at least may idea na kayo regarding to this sell side and buy side session or buy side liquidity. So, now, tingnan natin ulit. Ayan. Okay? So, now, tingnan naman natin ngayon to, guys. So, now, there you go. And there you go. Dito mamamind blown kayo. So, since nakuha na natin lahat ng sell side right around here, okay, tingnan nyo yung candle right here. Tingnan nyo. Notice yung market hindi nag-open below. Majority nito dito. Hindi nag-open below yung candlestick. Laging wicks lang. Okay? Bakit kaya? Okay? Is there something wrong to that zone? Wala naman po. Okay? It's just, ano sa tingin nyo? There's a good reaction on that zone. May magandang reaction na nangyayari sa that zone. So, ibig sabihin, ano kaya? Possible, there's a possible buying coming up. Buying coming up. So, possible may buying opportunity na mangyayari. So, now, ano nangyari sa market? What is this? Buy side. What do you see? After it went up to that buy side, ano nangyari sa price? Retracement po. So, now, let's go to 1 minute chart. Let's try to replay this one again. Once again, ha? So, there you go. So, every time po na nabibreak yung mga buy side and sell side, hindi naman siya agad-agad lumilipad talaga or bumabagsak agad-agad. Just like this one. Tignan nyo yung nangyari sa market natin on these zones. So, ulitin ko lang para makita natin into your perspective. Okay? So, tignan nyo mabuti. So, once na nahihit yung sell side or buy side, tignan nyo nangyari sa market. There you go. Nahit yung market. And now, lagi pong nagre-retrace. Para saan? Isipin nyo, that's a momentum changer sa market. And guess what? And now, let's try. There you go. A buy side liquidity right around here. Tingnan natin. There you go. There you go. You see a movement right here. And now, breaking. And what do you see here? A volume imbalance right around here. A good fair value gap right around here. And guess what? If you move to a higher time frame on a 2 minutes chart, you can see a good fair value gap here. And now, what will happen to the market next will be upside. And now, ano sa tingin nyo mangyayari dito sa movement na to throughout the London session? So, I'm expecting, ulitin ko ha,
nakuha na yung buy side. Okay? Nakuha na to. So, ano sa tingin nyo target? Again. Nakuha na to. So, ano sa tingin nyo ang target? Extend that to the right. Extend that to the right. Okay? So, I'll be expecting that the market will tend to move on these highs throughout the day. I'm not expecting it tonight. I'm not expecting it na ngayon mismo. Like 4:03, pumunta na yan dyan. No. This still a 2-minute chart. So, possible there's a lot of time. Okay? There's a lot of time. So, certainly bumabagsak ang price. Ibig sabihin ba nito bearish na to? No. Not until what? Break-in na to. And then, na-break natin to. This still a bullish momentum, not until it broke here. Bearish na to pag bumagsak to dito. Pero Sir Kim, ito ba ay normal? Normal ba to sa tingin ninyo? So now, let's go to 1-minute chart. Now, ask yourself, normal ba yan? Ano ba to? Is this random? Eh, ano ba nangyari dito? Random din ba yan? I believe hindi. Okay? I believe hindi. So now, think. Take a look at the reaction of that market to that volume imbalance right around here. So now, ano to, Sir Kim? Is this a buy side liquidity? That's your liquidity. Yes, that's your liquidity right around here. But again, I'm expecting it to go up dito sa zone sa to throughout this London session and possible New York session. Okay? So, simple as that. Okay? So, I believe, hopefully, na-gets nyo yung buy side and sell side liquidity. I will teach you more in-depth details when it comes to buy side and sell side liquidity on upcoming live session natin. Okay? This is just, a refreshment course for you or, you know, just as advanced knowledge when it comes to buy side and sell side liquidity and liquidities. So, para pag nag-topic na tayo, is hindi kayo mahihirapan. So, I believe kasi marami din sa inyo may work. So, definitely hindi kayo makaka-attend ng class. So, definitely binigyan ko na lang kayo ng recording here para mak-consume nyo yung mga free time niyo. Just in case na hindi kayo makaka-attend ng class, then definitely you still have time to watch my videos, to watch this mentoring program itself. Okay? So, I believe that's pretty much it for here, for now. So, now, try to make it on your own. Or try to backtest on your own. Try nyo mag-backtest sa sarili ninyo ngayon. Try to find it on your favorite pairings now. Okay? So, definitely, that's our buy side and sell side liquidity topic. I'll be seeing you guys in the next meeting. Bye-bye. Peace out.